Wala po kami magagawa. Hindi, patatag talaga ako. Sige po. Buhit na! Tampa? At yung isang sidecar nito ay may impound din. Ayan. Impound din, sir, no? Impound din. Yan, sasakay na sa tow truck yung mga kasama. Yun, lahat ng mga natikitan na pinapalis na. Gawa ng para hindi na nakasagabal dito sa kalsada. Kaya po ganun, sir, paliwanag ko lang po. Nahirapan po siya kuha na ako kasi wala po akong NS. Hindi po ako na-register ng tatay ko. Matagal niya po ako gusto kuha ng polisensya, kaya lang po wala po akong NS. Kasi sa kanya nakaparalan niya, inalabas niya. Opo. At ito, mga kasama ay sasakay na ito. Franco, Franco. Ano yung street, ma'am? Islam. Islam. Mayaman, mayaman. Islam. Okay, mga kasama. Yung kabila, Franco. Yung kabila, Franco Street. At ito naman ay Richland. Barangay Bagbag. Ayan, Barangay Bagbag, mga kasama. Ma'am, sir? Operation? Kita ko ngayon pa Jero mo dun eh. Nakakaden ha. Doon Julio naman doon sa kabila, kuya. Nakakaden. Ah, Don Julio. Si Kuya Goods po, si Kuya Goods. Kuya Don? At araw-araw para doon buwan. Ayan ba ang isang dahilan, no? Kaya ayang, nagtatraffic, ano? Nagkakos ng traffic. Wala naman parking doon. Paano naman yung mga truck kaya? Malalaki, mga nagkakos. Oo, yun. Yan sa hardware, paano naman yan? Nakakakos din yan ang traffic. Oo. Malakas kasi maglagay yan, kaya lagi na. Ay, pag may lagay ba talaga? Oo. Ay, hindi nasisita. Yun, mga kasama. At narinig nyo yung mga hinaing ng mga residente rito. Ito, mga kasama, panigurado to, eh, pag hindi pinasok yan, kukumpiskahin po yung mga halaman na yan. Yan, kasama natin si Sir Richard, ang field officer ng SCOG. At ito, isang obstruction. Ito, sir. Pag ganyan, sir, magkano yung penalty? Obstruction yan. Pwede tikita ng obstruction. Dalawang violation ng pwede yung karga dyan. Improper disposal of construction waste. At saka obstruction. Obstruction. Iyon. Occupy hindi government property. Pag ganun na, sir, magkano yung penalty nila? Yung obstruction, 1,000. Yung improper
po sa lupa construction rate, 500. Yun, narinig nyo kay Sir Manuel kung magkano yung penalty nila. Just in case na mahuli kayo na mayroon kayong mga ganto-ganto sa bahay nyo, sa harap ng bahay nyo. At hinihintay lang natin yung valid ID ni nanay para matikitan. Just in case na matikitan kayo, bayaran nyo kagad sa may bayad center para hindi mag-appear ito sa, halimbawa, NBA nyo, yan, mga ganyan. At ito, unti-unti na nilang inaalis. Gawa ng bawal din po yan dahil sidewalk, daraanan ng tao. At ito nga mga kasama, titikita na ni Sir yung may-ari ng tindahan, harap ng tindahan na may obstruction. Yan yung violation niya mga kasama ay obstruction. Yun, nagka-traffic na gawa ng itong owner na to ay ayaw din diretso. Pakipasok yung halaman dyan. Mga halaman, pakipasok. Ito mga halaman. At pinapapasok na sa Richard. Mga halaman niya, pakipasok ko para hindi pa kumpiska. Kaya nga nagkaroon ng design na parang pathway dyan. Eh, yan yung mga daan ng tao. Mga halaman na, pakipasok! Dikit pa, dikit. Tao. I-impound na rin to. Nakukumpis ka ko na, pinasok mo pa. Hindi na gumagalaw yung kanina pa sinabihan yan eh. Yan, ilang motor ngayon na may sasampa? Tisbigyan mo to! Yun, lahat ng halaman dito pinapalis na rin sa rito. Yun, at sasakay na rin yung dalawa. Sasakay yung dalawa. Ano yun? Thank you.
kapwa, nasa inabot yung mga tuloy ko lang. Yun, at kay ma'am pala itong Honda na yan. Hindi mo na ganito ka ka. Kapatid ko! At mabayorate mo, ako ka. Diba? Anong violation mo, sir? Anong violation mo? Wala kang lisensya. Yun, tuma. Wala, sabi ko nga, huwag niyo iwan. Paano ko? Wala kasi ito, bumili lang dyan sa may tindahan. Opo. Ed, bumili lang ito sa may tindahan dyan. Ang bumili lang. Dyan sa may tindahan lang. Nandit lang. Ito, tigay mo dito. Tigay mo dito. At, doon sa kabila, mga kasama. Bababa namin lahat dyan. Nagawa ka namin na report. Pakarating namin sa office of the president. Ulitin ko po, hindi na namin po problema po yun. Kung nag-helmet ka po, hindi namin mag-check na wala kang dalang lisensya. Tama po ba? Kasi rin po, nag-iusap, magputok kayo ng naka-helmet for technical process din po yun. Wala po kami magagawa, kundi patupad talaga po kami yung dapat para at least matutuloy kayo. Kung nagpanayo ka ng may helmet ka, hindi ka namin mag-check. Sama mo na lang po yung mayari, yung pinagiraman mo. Yan mga kasama, at hiniram lang pa niya yung motor. Hiniram lang pala niya yung motor na ginamit niya. Ang initial violation niya ay no crash helmet. Yun, at naharang siya dahil operation. Nalaman ng task force na wala sa lisensya. At yun, subject for impounding yung motor niya, mga kasama. Kasama yung bintana eh, kasama. Kasama yung ID, ID na lang. Kasama din sa bintana eh. ID na lang. Sino mo naman sila? Ay, boss! Pero mo pati tayo. Dali lang, dali lang yung bintana. Huwag mo nang galawin, huwag mo nang galawin. Kasama lang yung bintana niya. Ibigyan ka ng 24 hours para tanggalin to ha. Hindi, pasosto mo ko pa sa ID na yan. Environmental violations niya. Yun mga kasama, at gawa ng nakapix yung cage na yan, titikita na lang po. At kailangan within 24 hours, maalis to. Dahil kung hindi, ipapasoma ni Sir Richard yung mayari nito. Dapat yan ang pasok na pasok. Wala po, basta may ID, may address. Ito pwede kayong isomo. Patanggal ko ito, within 24 hours, dapat tanggal ito. Pag pinapwersa ko yan, madadamay ang bintana mo. Ha? Tapos huwag yung pagwalang bahala at ang violation na ito, ha? Pag-aapir sa NDA mo, pagwalang bahala. Pinagwalang bahala mo. Ay, ang bago nyo ayos, yung itong keyboard sa isang mga ayos. Tanggalin mo muna pa. Kasi inspection yung dito. Para sa helmet. Eh ang accident po din natin malalaman. Dito ko nga natutulog ka lang sa bahay. Kung naman magkano to, tapos sabi ko na naman kami doon ng
ba? Di ba, balik na naman kami. Ito na sa ano, sir. Malaman namin kung magkano. Para kayo tayo naman doon. Alam mo. Alam mo rin po kayo. Sige. 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 Yun at impound na rin yung isang milyon na yun. At kita nyo naman na gumanda-ganda yung sitwasyon dito. Gawa lang wala na yung mga sasakyan na nakaparada, yung mga naka-double parking. At meron ding na-impound na mga motor, gawa lang walang lisensya. Balikan natin sila. Ayun, natikitan sila dito ni Sir Richard. No, may pinatikitan na ata si ate rito. Sundan natin. Yan mga kasama at si ate tinuro yung area na to. Gawa lang bakit daw dito maraming mga construction material hindi matitikitan. Ayan, pinuntahan siya ni Sir Richard. Balikay din alam po, violation po ng environmental violation ha. Hindi po, dapat po kasi Pag ibinalik ko po sa inyo, unfair po ako sa iba. Kailangan ibalik ko na rin po lahat yan. Wala na kami na trabaho. Hindi nyo na lang puntahan kung may ano kayo. Ano ba yun dyan? Hindi na lang po, ha? Ayun nga, oh, dapat din namin tanggalin. Kaso lang, sasama yung buong bahay. Kaya may ticket na lang din, ha? Doon na lang. Tortigas ka lang po. Yun at si ate nakikiusap na kung pwede makuha yung bakal niya. Pero sa Ortigas talaga kinukuha yun. Sa Ortigas kiniklaim lahat ng mga nakumpiska na sa clearing. Kaya yun. At si nanay talagang matitikitan siya ng environmental.